Magandang araw po sa inyong lahat. Marami hong nagme-message sa akin at marami hong nagtatanong kung meron akong payo dun sa mga nawala ng trabaho sa mga panahon ngayon. Because of what's happening, COVID-19, kabi-kabila po ang nasisisante at yung iba talaga walang trabaho. Kaya yung aking sasabihin ngayon, naka-address ito sa mga nawalan ng trabaho. Well, ang title nito ay Sa Mga Nawalan ng Trabaho. Lahat naman ng bagay kapag minahal mo at biglang nawala, nakakalungkot naman talaga 'yan. Nakaka-stress, nakaka-depress. Pero ang sentro ng sasabihin ko ngayon ay kung anong meron ka at yung hindi nawala. Kung anong pwedeng dugtungan at hindi yung naputol. Ang punto ko ngayon. Sa mga nawala ng trabaho dahil nagsara ang kumpanya o kaya dahil nagbawas sila ng tao at isa ka doon sa mga inalis. Kahit ano pang reason yan, kahit ano pang reason na nakalagay doon sa letter, tandaan mo, ang nawala sa'yo, trabaho mo, hindi ang kaya mong gawin. Okay. Ang gusto ko lang sabihin dito sa'yo, nung nawala yung work mo, yung talent mo, hindi nawala. Diba? Ang pwede mong gawin ay hindi nawala. Ang gusto mo pang gawin ay hindi nawala. Ulitin ko ha. Ang pwede mong gawin, ang mismong talent mo, walang pumuputol. Walang sumisisante. So, ibig sabihin, andyan pa rin sa'yo ang mahalagang bagay. Aminin natin. Noong may trabaho ka, hindi mo ba naisip mag-resign? Hindi mo ba naisip na mag-iba ng trabaho? O lumipat ng trabaho? Oo naman, di ba? Naisip mo yan, di ba? Yung mga yan ay pumapasok na yan sa isip mo. Naisip mo rin ngang magnegosyo, di ba? Maybe this is the time. Sasabihin mo mahirap. Lahat naman ang gagawin kapag bago, mahirap eh. Pero alam mo, ako na mismo ang magsasabi sa'yo, hindi mahirap yan. Ang tawag dyan, bago. Bago kasi ang gagawin mo, kaya sinasabi mo, mahirap. Baka this is the time na sarili mo naman ang pagbigyan mo. Eto pa, dun sa mga nawala ng trabaho. Never burn bridges. Huwag kang magsasalita na masama doon sa trabahong pinanggalingan mo. Payo lang po. Kasi you never know. Maliit lang ho ang mundo. Baka kakailanganin mo sila or yung advice nila kung parehas na industriya din naman ang lilipatan mo o ang uumpisahan mo na negosyo, di ba? Umalis sa trabaho ng may pasasalamat. Pasasalamat na binigyan kanila ng hanap buhay ng mahabang panahon. Sa mga may pamilya naman, tandaan po natin, tinitingnan po tayo ng pamilya natin kung paano tayo magre-react sa problema sa mga nanay at tatay na nawala ng trabaho. Kahit ang mga anak mo, tinitingnan ka nila kung paano ka magre-react sa problema. Dapat positive ang approach mo sa problema. Kasi po, maaalala ka nila, paglaki nila, na kapag may problema, hindi dapat nag-give up. Diba? This is a fresh start nang gusto mong gawin. This is a new beginning, ika nga. Wala kang ipon? Na nag-aalala ka na wala kang panggastos? Yun ang aral. Nalaman mo na mahalaga pala ang may ipon. Pustahan tayo ha. Kapag may pera kang sobra next time, sa susunod, mag-iipon ka na. Alam kong nasa madilim kang bahagi ng iyong karir. Sabi nga nila, nasa darkest part ka. Pero, alam mo ba na sa madilim na bahagi lang nagsashine ang pinakamaliwanag na star? Alam mo, gusto kong sabihin dun sa mga nawala ng trabaho, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Ang pinagdadaanan mo ngayon ay bahagi lang, kumbaga part lang yan. Part lang yan ng magiging kwento mo
kapag natupad na ang magandang plano sa iyo ng Diyos. Thanks for watching! Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you!